nung kanilang may dadaan na maingay sa dali lang. Hello guys. So welcome to our episode this week. And since kakatapos lang ng June, well actually medyo matagal na, last month pa yung June. Pero kasi ngayon lang din talaga nag-finalize, no? Yung mga mutual funds at mga UITF. Mga UITF. Nandito kami ngayon to discuss ano ba yung mga top performing investment funds for January to June 30. Okay. So essentially, yung mid-year natin, the top performing funds, aka year-to-date, ended June 30. So first half of the year, malalaman natin ang mga top UITFs and mutual funds ng ating bayan. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So anong unahin natin? UITF or mutual fund? Mutual fund. Okay. Okay. Sige, so i-note na natin. Dumadaan na tricycle. Oo nga. Maingay ngayon dito sa lugar natin. Oh. Okay. Sige. Okay. Let's do this, Kasi. Ano ba? Number 3 muna. Yes, number 3. Oh, number 3. Number 3. Ng equity mutual fund. Okay. Yeah, number 3 ng equity mutual fund at 8.1%. Okay. Is First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund. Yeah, so this is 8.1%. 8.1%. Yes. Ang kinita niya from January to June. Oh, kasi nag-run up ang stock market for that period. At magandang run up niya. Okay. Hindi masama. Ang second place sa second stocks, place is Soldivo Strategic Growth Fund at 8.73%. Wow, okay. Yan. And ang number one. And this is a very very ganda nito, outlier. It's Atram Alpha Opportunity Fund at 14.75%. Wow, 14%. From January to June, kumita ka ng 14%. Kung nag-invest ka nung. Kung hindi, wala. Wala. Sorry ka. Okay. So these are equity funds. So yes, which is again high risk. Pang long term. Pang so long meaning term, yung mga pang goals niya na mga pang retirement, children's education, 18 years from na. Basta yes, any goal which is like more than 5 years pa akyat. Okay. So yeah, ang next ay balance fund. Balance fund at number 3 is PAMI Horizon Fund at 6.69%. Okay. Number 2 is Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund at 6.92%. Okay. And number 1. Number 1 is Sun Life. Oy, galing Sun Life, a Prosperity Dynamic fund. Allocation at, Fund ba? Dynamic fund at 8.61%. So guys, this ang balanced fund, this is a mix of stocks and bonds. Bonds, so yan. Tapos yung sinasabi nila na yung Sun Life na dynamic fund. Kaya siya dynamic fund ulit kasi nagbabago siya ng allocation. Papunta more of equities ba or more of bonds, depende sa market conditions. Okay. So yeah, next punta tayo sa bond fund. Bond funds. Number 3 is Philam Bond Fund at 6.67%. Ang mataas din ha. A bond fund. Talo pa yung yung malapit na sa balance sa third fund, place no? Ng balance fund. Mm-hmm. Oo. Number 2 is Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund. Sun Life Prosperity GS Fund at 6.81%. And Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund gets it at 6.99%, almost 7% at number 1. Oo. Bakit umakyat? Bakit nga ba? Number 1 kasi yung inflation bumaba. Ah. So sumita na. Yeah. Okay. Tapos maganda na yung basically inflation, nagkaroon ng breather on the fixed income market. So sumipa ang bond funds natin for this year. So kung lagi kayong nanonood ng aming mga performance, yes, review na performance videos review. I'm sure mapapansin nyo na siguro yung later part of last year tsaka yung first quarter, mga negative no? Lalo na equity, saka bond funds even yes, na negative. Actually, yung year-end nga ng 2018, negative yung medyo masama. Mga negative 12 ba? Negative 10 or something. Tapos, alam mo yun, kaya namin sinasabi na long-term dapat ang stock market or yung equity fund.
Kasi kung nag-negative ka last year, pero hindi mo kinuha, hindi ka natakot. Hindi ka nag-redeem. Oh, hindi ka nag-redeem. Ayan. Yung negative mo last year, nabawi mo ngayon kasi sabi mo 14% yung yung equity ngayon, no? So dapat talaga sa investment, patient, huwag magpa-panic. Don't panic. We'll tell you when to panic. Yon. So basta invest ka lang regularly, kasi pag bumababa yan, aakyat din yan, no? Yes. Tama naman, di ba? Tama naman. Oo. Like, nung 2008 recession, so mga 2-3 years bago umakyat ulit. Kasi, oo. I mean, no, see it in the bigger picture. If you're saving up for retirement, which is like 30 years from now, eh, maski mag dalawang recession pa yun, natig 2 years, you still have like, you know, 30 years pa, di ba? So, mababawi mo in 30 years time pa. And sure naman tayo dyan. Okay. Yan. So, meron tayong money market fund. Money market fund. Okay, yes, sige. Yung mga conservative ito mga fund, low risk na to. Okay, number 3 is Sun Life Prosperity Money Market Fund at 2.09%. Number 2 is ALFM Money Market Fund at 2.19%. And number 1 is Philam Managed Income Fund at 2.72%. Oo, malaki na rin yung 2.72%. Oo, kumpara compared mo sa savings account. Saka time deposit. Saka time deposit. Oo, so again, kung meron kayong pera na hindi nyo naman kailangan in the short term. A portion of your emergency fund. Yes, okay. Pwede ilagay dyan sa mga low risk na mga funds. Halimbawa, diba? Meron kang vacation 5 months from now, mga ganyan. O, lagay muna dyan. At isyong konting return mo, pang taxi mo na rin yun. O, pang airport fee. Yes, o kaya yung ano, budget nila para sa Christmas shopping. Oh yeah, oo. So, pwede nila ilagay ngayon. Tapos, pagdating ng November, December, kami, kunin nyo na. Diba? Yeah. Tapos, padala nyo sa amin yung regalo ninyo. Thank you. ito, ano to? UITF na. UITF. So, Unit Investment Trust Funds. Yeah, mag-umpisa tayo sa equity fund. Okay. Okay, at number 3, it's UCPB High Dividend Fund at 7.62%. Okay. Okay. Number 2 is UCPB, again, from United Coconut Lanterns Bank Equity Fund, which is 7.78%. Mm-hmm. And number 1 is AB Capital Equity Fund at 8.76%. Mm-hmm. So, medyo mas mababa sa kesa sa mga mutual fund performance. Yeah, no? But in the area of mga 7-8%, yung Atram Alpha talaga medyo iba talaga yung composition niya. Yung lang so, talagang outlier siya. Oo. Pero take note lang natin, no, sabi nga natin is investment, the higher the return, the higher the risk. And uh-oh, I've read some articles, no, at ang nakita nila is yung mga overperformer in one period, sila yung next period pag bumagsak ang market, sila yung worst performers. Ganon. So again, no, depende sa inyong risk appetite yan, depende sa financial goals nyo, anong fund which is best for you. At saka depende sa lifestyle nila, saan ba convenient, di ba? Oh, yes. So sabihin na natin na mataas ang kinikita ng mutual fund. Oh. Eh, ikaw naman, para pupunta makapag-invest doon. Pupunta ka ba ng Ortigas? Oo, di ba? Mag-i-invest ka ng 20,000 para kumita ng extra 1%. 1%? 1% of 20,000. Kahit na sabihin na 20 pesos lang yun. Kahit na sabihin na natin baka na baka talo ka pa sa mapasahan. Yun nga eh. Kahit sabihin natin na more than 5%, eh, di ba? That's just 1,000 pesos extra na na earning, no? If you choose a high, the top performer. Oh, yung 1,000 na yun, pamasahe, merienda mo pa, oh, pagod mo, doon sa pagpunta doon sa maglilibis ka pa. Oo, di ba? So, convenience is really a big factor. So, huwag kayong maiinis pag hindi top one yung inyong investment. Ang importante dyan ay kumita siya at napapalapit niya ikaw dun sa investment goal, objective mo, dun sa financial goal. That's true. O, balance fund na tayo. Balance fund. Number 3 is Philippine Bank of Communications. BBCOM. Best balance fund. So, third best lang siya. Nauna mo ako. Hindi siya best balance fund. Third best. 3.05%. Okay. Next is CTBC. Okay, Atram Philippine Balance Feeder Fund at 5.52%. Oh, okay. This balance fund, by the way, since it is a CTBC, Atram Philippine Balance Feeder Fund, this is a UITF of CTBC na ang pinupuntahan ay balance fund ng ATR Asset Management. Ano yung ibig sabihin ng CTBC? I think it's China Trust
whatever. It's a bank. Uh-oh. And number one, okay, UCPB Balance Fund at 6.71%. All right. Yan. Pumunta naman tayo sa bonds, pero ang mga UITF funds natin ay magagaling. So, they have three categories for bonds. Merong intermediate, medium, and long-term bonds. Okay. Long-term bonds. Yung long-term bonds, yeah. Ito. Yung mga number one na lang siguro. Okay, sige. Long-term bond, number one is UCPB, Peso Bond Fund at 7.08%. Wow, okay. Mataas yun, ha? Oo. Medium-term bond, ito yung mga tipong bonds is mga within 2.8 years. Okay, 5.46%. Philippine Business Bank's Diamond Fund. Oh. Yan. Itong intermediate bond fund. Wala. Hindi pa siguro naglalabas ng ano. Oh, walang nilagay sa UITF.com that page. Okay. But meron tayong money market fund. Tatlo okay. Yan. Number three is Bank of Commerce Diversity Money Market Fund at 2.18%. Better than time deposit and savings. Mm-hmm. You have RCBC Pesos Short Term Fund at 2.32%. And number one is CTBC Money Market Fund. Oh, galing ha. 2.6%. Okay. So, kung mapapansin ninyo is different time horizons and different periods. When we began this review, talagang wala kang makikita na consistent na number one. Oo. Of which, okay, ako, tinali ko yan, no? Lahat na mutual funds, sa mutual fund space, walang number one forever. Oo. Wala talaga. So, performance chasing is practically useless. It's not a good strategy. Oh, yung tipong number one, kunwari, yung fund mo, nag-number three or number four, tas hahabulin mo si number one. Lilipat mo dun sa number one. It doesn't work that way. So, ako, my take on it is that you look for the different time horizons, yung year-to-date, previous 1, 3, and 5 years. Mm-hmm. Tapos, tinan mo yung top half or even the top 25% and the one that is consistent na nasa 1, 3, 5. Go for those. Oh, ako yun din yung ginagawa ko. Yung nasa consistent. Not necessarily the top one. Mm. Basta hindi yung kolelat. Kasi iba yung consistent yung kolelat. Iba yung consistent. So, diba? Kunin na lang nila yung top 5 for the past 5 years, no? Mm. Magtali sila. Bakit 5 years? Kung long term yung ano nila, yung saka the 5 years kasi it kind of smoothens out. Diba? Oh, oh. Makikita mo dun yung investment style ng fund manager, yes. Yung consistency ng, kasi sometimes some funds kaya mataas ang return, misa sinuswerte lang yan. Mm-hmm. Misa mataas ang market, sinuwerte. So, para mawala yung swerte, kasi hindi ka naman pwedeng sa 5 years kang sinuswerte, di ba? Yes. So, it kind of smoothens out the return. So, kuwari, ano yung top 5 ng 2012, top 5 ng 2013, top 5, alam yun, tsagayin nyo nang gawin, yes. Kasi, pera niya yan, no? Bawal yung tamad. So, or, simpleng analysis lang naman yun. Or, kakausapin or, tayo. Tayo, yes. Pwede niyo kami i-contact. Yes, may you do note. It's not fake. It's not fake. Pwede niyo kami i-email sa admin@wealtharchy.com. If you want to set up a financial consultation. Yes. And we will give you advice kung saan ba yung mga magagandang investments na best fit for you, best fit sa inyong financial goal at di namin kayo pipentahan. So hindi tayo ano, performance chaser, no? No. Tayo goal chaser, goal, yeah, chaser. Goal chaser, goal digger, ganun daw. Goal digger. So anyway, so I guess that's our mid-year review, yes. Ng mga investment funds. So please give this a thumbs up if you like this and share it to your friends and like this video. Give me a thumbs up. And subscribe to our channel. Please remember to subscribe to our channel. Alright, so that's it and bye-bye.